Salamat, Maxine. Nakasalag nga sa Senado ang Sin Tax Reform Bill o yung panukalang taasan ng buwis ng sigarilyo at ala. Pero ang ilang ahensya ng gobyerno hindi nagustuhan ang kasalukuyang bersyon ng Senado. Ipinagtanggol naman ni Senador Ralph Recto ang kanyang bersyon ng naturang panukalang batas. Nakatutok si Leigh Alves. Sa ngayon, 45 billion pesos ang nakukuha ng gobyerno mula sa buwis sa sigarilyo kada taon. 15 billion pesos naman sa alak. Suma total, 60 billion pesos. Pero ang gastos ng gobyerno para sa mga Pilipinong nagkakasakit dahil sa paninigarilyo pa lang, 145 billion pesos na raw. Lagpas doble pa sa sin tax collection. Kaya isinusulong ng gobyerno ang sin tax reform para kumita ng mas malaki pang pondo ng healthcare at mapilitan ng marami, lalo na ang kabataan na umiwas sa bisyo. Sa Finance Department version ng sin tax reform, 60 billion pesos ang maaaring madagdag sa tax collection. Nang dumaan sa Kamara, bumaba ito sa 33 billion pesos at naging 15 hanggang 20 billion na lang sa Recto version sa Senado. Sa naturang version, mas maliit ang sisingiling buwis para sa mga sigarilyo, bagamat pareho lang sa House version ang sisingiling buwis sa mga alak. We certainly hope that there will be, again, our emphasis is that we're hoping that we will be able to push a sin tax measure that would allow us to collect more revenues. Pero paliwanag ni Recto, kapag masyadong tumaas ang presyo ng yosi at alak, wala nang bibili. Do you want to wipe out the deficit? Patawan natin ang kada sigarilyo, 100 piso. Kada beer, 100 piso. We wipe out the deficit. Pero may bibili pa ba nun? Makokolekta ba yun? Pinakikinggan natin ang Malacanang. Kapartido ako ng presidente, kinakampihan ko ang presidente. But it is a sin to tell a lie. Pero ayon sa DOH at mga health advocate, yun nga ang punto ng panukala. Ang ina at kapatid ni Dr. Liachon namatay sa mga smoking-related disease. I really don't care kung walang revenues na makolekta rito. Ang primary motive natin or spirit of this particular bill ay mabawasan yung naninigarilyo at saka umiinom ng alak para hindi sila magkasakit. Si Senator Miriam Santiago na may akda ng bersyong halos katulad ng sa Finance Department, tiniligsa ang Recto version. Ibang-iba raw ito sa panukala niya. Nanawagan siya sa mga estudyante at netizens na tutulad ng bersyon ni Recto na anya'y tila pagtalima sa matinding lobbying ng mga kumpanya ng sigarilyo at alak. Itinanggi naman ni Recto ang alegasyong ito. Ginawa lang daw niyang makatotohanan at responsable ang bersyon niya ng panukala. Maaari pang magbago ang Recto version ng sin tax bill. Dadaan pa kasi ito sa matinding debate at sasalang pa sa bycam bago lagdaan ng Pangulo. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.